nangyayari sa buhay natin? Puro kamalasan lang inaabot natin. Isa sa pinakamagaling na kontrabida noong araw at epektibong komedyante ang itatampok natin sa video nito. Tara, samahan mo kong balikan ang nag-iisang buhaya ng pelikulang Pilipino. Siya ay si Joaquin Fajardo o mas kilala natin sa alias na Buhaya. Madalas natin siyang makita na pangunahing kontrabida sa mga klasikong o maaksyong pelikula noon. Ang alias niyang Buhaya ay ibinansag sa kanya dahil sa kakaibang forma ng kanyang mga daliri sa kamay. Si Buhaya ay isa sa mga paboritong katrabaho ng iconic comedy trio na sina Tito Vic and Joey. Dahil sa husay nito sa pagpapatawa. Dahil sa itsura nito na di na kailangan ng linya, matatakot at matatawa na sa kanya. Alam nyo ba, noong nag-uumpisa pa lang si Buhaya, sa mundo ng showbiz ay maliliit na role lang ang kanyang ginagampanan. Ang pelikulang kauna-unahan niya ang kanyang kinabilangan ay ang Divina, Diyosa ng Apoy noong 1961 na pinagbidahan ni Tessy Quintana at Jose Romulo. Kahit maliliit na role lang ang ibinibigay sa kanya ay nagpupursigi pa rin si Joaquin Fajardo na ipagpatuloy ang kanyang karera sa pag-aartista. Dahil naniniwala siya na balang araw ay makikilala din ang kanyang pangalan sa mundo ng pelikula. Noong 1962 ay naibigay sa kanya ang maliit na role sa isang international movie na may pinamagatang Samar bilang isang sundalong Espanyol. At noong 1966 ay nagpamalas ng husay sa pag-arte si Buhaya sa isang international film na may pamagat na Ambush Bay. Eto! Nakikita mo ba to? Dito ay napansin siya ng mga malaking production companies at mga bigating artista noong mga panahon na iyon. At dito, nagsimulang mamayagpag ang pangalang Joaquin Fajardo dahil yung kalakasan ng pelikulang Pinoy ay kaliwat kana ng mga proyektong alok sa ating bida. At lahat ng ito ay kanyang nagampanan ng maayos at masasabi nating may kahusayan ang pagganap. Alam niyo bang napasama si Buhaya sa 10 pelikula sa loob lang ng isang taon? Patok na patok ang kanyang pangalan sa pinilakang tabing, mapakomedya man o aksyon. Ilan sa mga pelikula ang kinabilangan ni Buhaya ang Pacifica Palaypay noong 1969 na pinagbidahan ni Dolphy, Crocodile Jones na pinagbidahan ni Vic Soto, East Tarzan ni Joey De Leon, Padrino ni Fernando Po Jr., Pido Dida ni Rene Requesas at Chris Aquino, Tambal Tuko ng magkapatid na Richard at Raymond Gutierrez, Sambahin ang Ngalan Mo ni Eddie Garcia, Working Boys ng comedy trio na sina Tito Vic and Joey, Dugong Buhay na kasama ang mag-amang Ramon Revilla at marami pang iba. Sa loob ng 3 dekada ni Buhaya sa mundo ng pag-aartista, napabilang siya sa 250 pelikula. Ang kanyang pinakahuling pelikula na kinabilangan ang Ali in Wonderland noong 1992 bilang Lizardo na pinagbidahan ni Joey De Leon at Ogie Alcacid. Natapos niya ang pelikulang ito pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong mapanood uli dahil noong December 28, 1991 ay sumakabilang buhay na si Joaquin Fajardo sa edad na 53 dahil sa isang karamdaman. Masakit man tanggapin, lalong-lalo sa kanyang mga mahal sa buhay na nawala si Joaquin Fajardo sa mundo na hindi man lang nabigyan ng pagkilala ang lahat ng kanyang naiambag sa mga pelikulang ating binabalikan hanggang sa kasalukuyang panahon. Nawala man si Joaquin Fajardo sa mundo ng pelikula ay siguradong tumatak na ang pangalang Buhaya na kontrabida, mapaksyon man o komedya. At dito na natin tatapusin ang video ito. Ikaw, anong naging palabas ni Buhaya ang nagustuhan mo? At meron ka din bang alam na mga linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Bilib ako sa'yo eh. May umutak rin pala eh. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam!